Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Narito po kami ngayon sa simbahan ng Lord of Lord Church dito sa Barangay Tabi, Buang Barangduque. Kasalukuyan, nagmi-meeting ang ating mga magagawa, mga pastor ng probinsya. Minsan isang buwan kami po ay mayroong pagpupulong na ginagawa tuwing First Monday. Sila po ngayon ay babati sa inyong lahat. Kayo po ng mga nanonood sa inyong mga tahanan, sa inyong mga telebisyon at maging mga nakikinig sa inyong mga radio. At sa lahat ng nakapagbubukas na kanilang FB, ay babati ang lahat ng manggagawa, mga pastor ng Manduque sa ilalim ng Jesus, the Lord of Lords, Victory Church International. Natin po sila at tinatawagan po natin ang una ay si Pastor Bernard Lacerna ng Halagdong Bugpog Church. John 15:7, sabi ng ating Panginoong Kristo, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang inyong maibigan at kanya itong ipagkakaloob. Pastor Bernard po ng Jesus Lord of Lords, Victory Church International, Mugpog, ay nag-aanyaya sa inyo na panoorin ang programa Si Kristo ang Tanging Pag-asa na atin pong mapapanood sa FB, YouTube, sa cellphone at meron din pong programa ito sa TV at gayon din sa FM station. So malugod po namin kayong inaanyahan, mapagpala po kayo sa programang ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang manggagawa, Domingo Infante po ng Lord of Lords Christian Church ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Naway panuurin nyo ang programa na Si Kristo Lamang ang Tanging Pag-asa. Siya lamang talaga ang ating katiyakan ng kaligtasan. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pastor Danny po ng Jesus the Lord Lord's Victory International Tabi Church. Ang sabi ng Gawa Chapter 4, kay Jesus Kristo lamang natatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalang ibinigay sa sino ng langit sa ikaliligtas ng tao. Kaya tamang-tama po yung programa. Nagyayaw ko po kayong manood, makinig ng programang Si Kristo Lamang Tanging Pag-asa. Sa panahon po ito, siya lang ang tayo makapagbibigay, makapagpapagaling at makapagbibigay sa atin ng totoong pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama. Ang Jesus Lord of Lords po ay nag-aangyaya po na panoorin ninyo ang programang Si Kristo Lamang ang Tanging Pag-asa. At sinasabi nga po ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. Tunay nga po na si Jesus ang Tanging Pag-asa at wala po tayong ibang aasahan kundi ang manampalataya at sumunod sa Panginoong Jesus. Nangyayako po kayo na manood nito at malaki po ang ipagbabago ng ating buhay bilang sumusunod sa Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako yung mga nagkanya sa inyo na kayo po lagi manood ng Kristo ang Tanging Pag-asa. Pag kayo po namin sa program ng Pastor Kirk ay kayo po na ito na kasali po dito ay sa Pawikaan 9:10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kaya ini-encourage ko po kayo na makinig ng Si Kristo ang Tanging Pag-asa. Ito po si Pastor Rudy Lairo ng Bugnuyan, GLBCI. At sa pagkakataon po ito, nais ko po kayong anyayahan na manood. Panoorin ang programa ng Si Kristo ang Tanging Pag-asa. Sapagkat sa panahon po na ito na kung saan ay may pandemya po tayo, may krisis po tayo, ay talagang siya lang po ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya ito po isang napakatalinong kaisipan o magagawa natin kapag tayo ay makakapunod po nito. Palang araw po sa ating lahat. Pastor Brian po from GLPCI, Malbog, Buena Vista. Iniimbitahan po po ang bawat isa sa atin na makinig po sa programang Si Kristo Lamang ang Pag-asa. Sa pagkatangi Si Kristo Lamang po ang maaari nating lapitan, lalong higit sa panahon po ito. Meron pong pandemic, mag-tune in po lagi tayo sa radyo, sa TV, at lagi po tayo manood po nito sapagkat ang salita po ng Diyos ay buhay. Sabi po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay po ito. Ito ay hindi lamang
hindi lamang letra, hindi lamang siya basta libro, kundi ito po ay pagka po narinig natin ang salita ng Diyos, ito ay may tatanim sa ating puso at magbibigay ito ng kalakasan. Salamat po at pagpalain po tayo ng Diyos. Palang araw po sa ating lahat. Magpagpalang umaga po sa bawat isa. At bilang magawa sa Taklos at Jesus the Lord of Lords Victorious International, na kayo pa inayaan po namin manood, makinig sa programa po na aming Pastor, Pastor Albert Villacruz. At sige po ang pag-asa na huwag po niyong kakaligtan na panoorin at pakinggan po ang kanyang mga salita. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Po si Roger Mistaka, nag-aanyaya sa inyo na makinig o manood ng programa na Kristo ang aming pag-asa. Kaya sa ating buhay po, wala po tayong magagawa kahit po ay hiwalay sa Diyos. Kaya inaanyahan po kayo lahat na makinig sa programa ito. Sa Diyos po tayo umasa o kay Kristo tayo umasa. At si Kristo ang daan at katotohanan at ang buhay. Salamat po sa inyo sa inyong pagtangkilik sa programa ito. Magandang araw po. Ako po si Pastor Ferdin. Napagpalang panonood po sa programang ito. Inihikayat ko po kayong maging masugid at tagasubaybay sa programang ito na may pamagat na si Kristo ang tanging pag-asa. Sapagkat dito po ay binibigyan daan ang salita ng Diyos. Sa awit po 119 verse 105, ang sabi po ay ganito. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Rubel Manggubat. Inangayad po po kayong manatiling nakabaybay o manood sa programa po ng si Kristo ang tanging pag-asa. Sapagkat dito po natin makukuha, matatanggap mula ang katatagan at kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Natili po tayong safe sa kalinga ng Diyos at sa lahat ng mga pagsubok na ating dinaraan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ito po si Pastor Rosalito Camo ng Buena Vista Community Church, kasama po ng Lord's Lord. Ako po yung umiimbita sa inyo na patuloy po natin suportahan ang programa ng si Kristo ang pag-asa. Pangunan po ni Pastor Albert, kung saan po ngayon po panahon ito na tayo po ay nakasilalim po ng COVID-19 o na nakaranas po tayo ng matinding pagsubok dahil po sa pangyayaring ito sa ating probinsya. Patuloy po nating pakinggan ang mga mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng mga lingkod niya na ginagamit. Ay nais ko lang pong ibahagi ang isang maikling teksto sa Biblia na kung saan ay ito po ang pinakasentro ng Biblia kung paano po natin maranasan ang tunay na pag-ibig. Kung tayo po ay may mga Bible, buksan po natin ang John 16, kung saan po sinasabi ng tekstong ito ay gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino mang sumamparatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Sa panahon po ito na tayo po ay nasa ilalim ng COVID, naniniwala pa rin po tayo na ang salita ng Diyos ang tanging gamot sa lahat po ng ating alalahanin, sa lahat po ng ating mga iniisip ng problema. Dahil po sa mga pagyayaring ito, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na lumapit sa Kanya sa pamagitan po ng ating pakikinig sa programa po ng si Kristo ang Pag-asa. Napanggap po ninyo ang ating mga pastor at sila po ay nag-aanyaya sa ating programang Kristo ang Tanging Pag-asa na inyong makapanood tuwing Sabado sa Channel 3 dito po sa Malanduque sa radio FM na naabot hanggang dyan sa Batangas, Quezon at maging sa Mindoro, part ng Bicol. Kayo pong lahat ay manatiling sumubaybay sa programang ito at ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lagi. God bless po sa inyo.
programa pong ito ay inihati sa inyo ng Victorious Church International. Abangan tuwing Sabado alas 3 ng hapon si Pastor Albert De La Cruz ng Jesus the Lord of Lords.